Hello mga kamalikain, welcome ulit sa ating DIY tutorial. Okay, sa video nito ay tuturuan ko kayo kung paano gawin itong 4-in-1 circuit. So paano ko ba nasabing 4-in-1 circuit ito? Kasi, una, pwede natin siyang gamitin na remote control circuit. Pangalawa, pwede natin siyang gamitin as automatic day-night on-off light or on-off switch. Pangatlo, pwede rin natin gamitin siya as security alarm. At ang pang-apat, pwede natin siyang gamitin as fire alarm. Tara, umpisahan na natin. Okay, ito yung ating mga components. Okay, meron tayong 5-volt na relay. So, ito yung kanyang normally closed, normally open, and then itong nasa tigkabilang gilid, yung kanyang coil, and then yung gitna, yung kanyang common. Okay? At itong ating photodiode or IR receiver. So, yung maiksi, so yung kanyang negative, yung mahaba, yung kanyang positive. Isang transistor na BC547 NPN transistor. Okay, pag sa atin siya nakaharap, ang collector niya, yan itong nasa kaliwa, yung gitna, yung base, at itong nasa kanan, yung kanyang emitter. And then, ito na mga gagamitin natin para sa input na 5 volt. And then, ito naman yung sa kanyang output na gagamitin natin sa relay, sa common, at yung isa ay sa normally open. So, ito yung ating circuit diagram. So, ito yung ating 5 volt na relay. Ito yung ating transistor. Ito yung ating photodiode. And then, yung ating input. Okay. So, yung common ng ating relay, kukonek natin siya sa line 1 ng ating 220. And then, yung normally open ng ating relay, so kukonek natin siya halimbawa sa pwedeng, kayo na bahala, pwedeng buzzer, pwedeng electric fan, pwedeng light. So halimbawa na lang ang ating yan, bulb. So, yung isang paa ng bulb, so, i-connect natin siya sa common. As a normally open ang ating relay. And then, yung isang paa, so, i-connect natin siya sa line 2 ng ating 220. So, ito yung magiging output niya, guys. Yung common at normally open, so, yung magiging output. Okay? Okay, yung ating nasa tigkabilang gilid, so yun yung coil. Coil yung ating relay. So, ito yung ating coil 1 at coil 2 or coil 1, coil 2. Okay, yung ating coil, yung isang coil, i-connect natin siya sa collector ng ating transistor. At yung isang coil, i-connect naman natin siya sa negative ng ating photodiode. At yung positive ng ating photodiode, kukonek natin siya papunta sa base ng ating transistor. At yung emitter ng ating transistor, kukonek natin sa negative input ng ating supply. At yung positive ng ating supply, i-connect natin sa negative ng ating photodiode na nakakonect sa coil. Okay, papunta sa positive. So, yan guys, yung ating circuit diagram. Yan. So, ito na nga yung kinalabasan. Ayan. Okay, so, tatry na natin. Okay, so, gagamit ulit tayo ng ating
LED na bulb na 220. Okay, so itong isang line na papuntang outlet sa common, at yung isang line na galing dun sa paano ating bulb sa normally open. So set lang natin. Ang ating 5 volt na charger. So ang una natin i-try yung automatic day night on off light. So once na naka-receive ito ng light o ng liwanag, so magbubukas yung ating bulb. So gagamit tayo ng flashlight. Tignan natin. So yun yung unang function ng ating circuit. So automatic day night on off light or on off switch. Okay, pangalawa, pwede natin siyang controlin ng remote. So hindi gamit yung remote ng TV, so gamit lang yung kanyang yung IR transmitter. So ito yung IR receiver, ito yung IR transmitter. So pwede natin siyang kontrolin. On, off, on, off. So ano siya? So ito yung ating remote. Off, on, off, on, off, on, off, on. So yun yung pangalawa, remote control. Okay, so pangatlo, so fire alarm. So gagamit tayo ng try natin sa posporo. Yan, tinanggal natin to. Balik natin. Ulitin natin. Last, so pwede natin siya gamitin yung security alarm. Okay, gamit yung ating remote. So steady lang natin siya na naka on. And then sa halip na naka normally open, so nililipat niyo yung isang wire sa normally close. And then mas maganda gamitin niyo yung buzzer. So yan, so mas maganda na sa ano siya, normally close, para hindi siya, hindi pa siya mag-on. Mag-on lang siya once na mayroong dumaan na bagay or na tao, so tutunog yung ating alarm. Yan. Okay, so hanggang dito na lang. Sana ay may natutunan ulit kayo sa ating video tutorial.